Isa namang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan. Happy Sunday po sa lahat. Gusto ko lang po kayong bigyan ng good vibes. Sana po sa lahat ng mga Sunday natin ay masaya tayo at kasama natin ang ating mga pamilya. Di lamang po pamilya, mga mahal po natin sa buhay. Sana po ay pumunta tayo sa simbahan para mag-pray po kay Panginoon. At yun lamang po, salamat din po sa mga sumusubaybay sa aking content. Sa mga subscribers ko din po at mga legit po na nagko-comment sa akin at sumusubaybay sa mga content ko. Maraming salamat po. At gusto ko rin pong pasalamatan ating Panginoon dahil nibigay niya pong wisdom, knowledge, and understanding sa mga fans po ng mga Kimpaw at di lamang po sa fans ng Kimpaw sa atin lahat po. More blessings to come at ingat po tayo sa mga Bagyo, lalong-lalo na po sa Metro Manila. Yan lamang po ang aking updates at umpisahan na po natin ang Kimpaw updates for today sa linggong to po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang update for today. Ayon po sa aking legit na source po ay nung nag-rehearsal pala sila Kim Chu at si Paolo Avellino ay talagang makikitaan mo na sobrang sweet po nila. With camera or without camera po ay talagang parang mag-asawa na ang kanilang dating. Which is, ayun naman talaga ang totoo, yung may special na sa kanilang dalawa, kaso nga lang di pa kasi nasasabi sa publiko ba. Ayon din sa aking source ba, nung katatapos lang daw ng rehearsal ng dalawa ay tinanong ata po ni Piolo Pascual si Paolo Avellino kung saan po yung about sa status nila ni Kim Chu, which is napapabalitaan kasi na nag-live in na sila. Ayon sa aking source po ay natawa daw si Paolo ay si Piolo Pascual dahil po sa sagot ni Paolo Avellino na parang ganun na daw, kaso nga lang hindi pa kinonfirm sa publiko. Si Piolo Pascual po ay isang matalik na kaibigan din po ni Kim Chu sa showbiz. Sa magandang umaga, may mga time kasi na nagsasama-sama sila lahat. Tapos sa pinuusap ata sila ni Piolo Pascual about sa kanilang relasyon. Pero si Kim Chu po ay nakangiti lang siya at hindi niya sinagot ng solid po ng derecho. Pero si Paolo po ay talagang sinagot niya ng ganun pero sabay tawa, which is hindi natin alam kung joke lang yung sagot niya or seryoso po. Dahil nga po si Piolo Pascual na ang nagtanong, baka naya naman po si Paolo Avellino na at sa mga sagutin netizen, siya ng pa-joke ba? Mga magulang pero sabi din ng mga po, netizen, mga kaibigan, mga bata, pinost daw ng mga fans, taga-showbiz, hindi na lang po natin pagdating yung pangalan ng sinong taga-showbiz yun kasi nga po content, mahirap na sa ngayon pag magbanggit tayo ng pangalan ay baka magaya po tayo ilang o gibiyas na at saka si Bea Alonso ba? At gusto ko lamang din po pasalamatan sa ating Panginoon may kapal. Ayon po sa ating legit na source po ay wisdom, knowledge, and yung pagsagot pala ni Paolo Avellino kay Piolo Pascual ay nakuhaan pala yun ng Kimpaw for today ng video, which is hindi masyadong pinalabas sa ngayon. Pero ang sabi ng aking source po ay totoo pala, totoo yung naririnig nila na ay na may something na at parang isa na lang yung bahay nila Kim Chu at saka si Paolo Avellino ay po nila ang talagang sagot sa mga tanong ni Piolo Pascual po ay si Kim talaga yung sumagot dun. Kaso nga lang, naiya pa siguro si Kim na magsabi. Pero sa atin lahat, alam na natin kung ano yung mga privacy na sinasabi nila na sumusubaybay. Nadako na naman po tayo kay Sian Lim. Kasali naman po diba si Sian Lim po ay sinupalpal na ni Paolo Avellino at dalawa parang may inaayos na movie po, tambalan ng Kimpaw, yun din kung lang to kung sakaling mag-oo si Kim Chu sa movie na yun at yun daw ay sila, malaking halag ng pera lahat na po budget mga parang kumbaga kila Daniel Padilla at saka sa mga si Catherine Bernard na, do you remember po yung po issue noon na kasagsagan ng kanilang breakup lahat ng mga staff lahat hinintay lang na medyo maghilom ba yung breakup at lumampas
pagkatapos ng tatlong buwan. At after that, hinintay si Catherine kung nakamove on na siya, kung okay sa kanya na nagkaroon sila ni movie ni Daniel Padilla. Ganon din po kay Kwan, ganon din po kay parang kay sa lang daw ay kay Kim Chu at saka si Sian Lim na maghawak. Kinausap ng management si ng mga tao si Sian Lim para daw maibalik yung kanyang karera at para magkaroon sila ng movie at mag-usap sila na maayos ni trainingan doon na Kim Chu. Yun daw pala yung dahilan kung bakit nakipag-usap yung management mahiya at director kay Sian Lim. Kaya ang ginawa na lang alam naman natin lahat na hindi na yun siya ng maayos, hindi maipagkaila na siya ng maayos kahit paibutin pa natin ang mundo dun, agad mag-oo dun si Sian Lim dahil nga malaking proyekto yun paano po malaking malaki din yung kikitain nila dun dahil sa kanilang kasagsagan na issue, diba, na hindi pa naman po, naayos yung breakup nila at hindi pa naman na isa publiko yung talagang totoong kadahilanan at yung kadahilanan talaga ay minsan lang na naisa publiko si at nasaling po yan kasi dito hindi, sa baba po pinento ko na po yun ng isang araw yun yung totoong kadahilanan talaga niya. Kaya nga po itong si Sian Lim panay ng ipal niya kay Kim Chu sa ngayon dahil gaya dun sa kwan alam naman natin na kahit anong gawin ni Sian Lim hindi na pabor si Kim Chu sa kanyang ginagawa kahit siguro malaki pang halagang project yan kahit sobrang kalaki pa yan hindi pa siguro tamang panahon para i-approve ni Kim Chu yung ganun na bagay-bagay. Yun lang yung pagkaintindi ko ha. Yun lang yung pagkakuan ko sa mga content. At sa mga may gusto mag-opinion po dyan, please magbigay po kayo ng opinion para sa ganun po ay ma-spread natin yung love sa Kim Pao. Dahil nga po, isa din po akong Kim Pao fans at ayaw ko din po na kumbaga mag-iwalay ang Kim Pao, tambalang Kim Pao dahil nagbibigay po sila ng inspirasyon sa ating mga magulang at sa ating mga kapitbahay at sa mga netizen din po na sumusuporta sa kanila. Ayon din po sa aking legit source ay ganoon din pala yung ginawa nila kay Gerald Anderson. Ito namang si Gerald Anderson, nung kinausap lang pala ng direktor siya, ang sabi daw niya, madali lang gawin yan sabi daw niya. So, ibig sabihin, sobrang tiwala niya sa sarili niya at madali lang daw yung gawin. Where in fact naman na hindi pa naman niya kinausap si Kim Chu ng maayos. At inuutusan niya yung kaibigan niya na kausapin si Kim Chu para lang daw sa isang project. Bakit? Ang tanong nga sa kay Gerald kung talagang para sa isang project yan, bakit hindi sila mag-usap ng masinsinan kasama yung girlfriend ni Gerald at kasama din po yung si Paolo Avellino. Para to make it clear sa lahat po ha, si Gerald po ay talagang umiepal kagaya ni Sian kay Kim Chu dahil nga po sa isang project na gusto nilang gampanan. At yun, yung project na yun po ay connected sa kanilang break up since nag-break po sila. Parang kumbaga a new version of breakup po nila para maintindihan daw ng mga publiko kung ano yung kadahilanan. Yun po yung nasagap pong balita na kung saan po ay ang balitang yan po ay nanggaling sa loob ng showbiz na kasakasama din po nila. Ayon na naman po sa isang legit na source ko po ay si Julian Barreto pala, nung nalaman niya pala na may magiging project sila Gerald Anderson sa kasi Kim Chu ay medyo nag-alop pala siya sa sa mga director. Parang kumbaga is parang natanong niya ata kung bakit magkaroon ba sila ng project pinatambal pa talaga sa may init na usapan. Yung bang yung hindi pa nga klaro yung breakup, di ba? Parang ganun yung punto ni Julian Barreto. At ang sagot naman daw ng malapit kay Julian Barreto ay sabi daw sa kanya is ganun naman kayo ni Joshua, di ba? Yung ex mo na Joshua, yun din yung nakatambal mo sa bagong project, di ba? Yun daw yung sagot sa kanya. Pero ang sagot daw ni Julia is magkaiba yun. Kasi kami, klaro yung breakup namin at walang halong kaguluhan ba. Okay kami. Sila, hindi naman sila okay. Yun daw yung sagot ni Julia Barreto. Which is, hindi natin alam kung
gusto ba ni Juliana may movie si Gerald na katambal si Kim Chu or ayaw niya? Dahil ang sabi naman ni Julia, why not kung gusto ni Gerald, pero ang ayaw niya, wag natin pilitin. Iyon yung sabi niya. Parang yung sinasabi niya is parang si Gerald lang yung may ayaw. Hindi niya sinasabi na ayaw ko kasi ganito yung issue sa kanila before. Kasi nagsiselos ako. Ganun ba? Hindi lang kasi nasasabi ni Julia yun. Pero tingin naman netizen, yun talaga yung punto niya. Sa magandang umaga, hapon, hindi lang kasi niya madiretso sa lahat. Sa ating lahat. Ayon naman sa nanay ni sa mga nanay ni Gerald Anderson at ang narinig dyan, po na gusto ko lamang po kayong sabihan din po na gusto ng mga director na makatambal, magtambal ulit sila Gerald Anderson at Kim Chu ay medyo nabuhayan siya at ang sabi niya namimiss na daw niya si Kim Chu. Gusto daw niya na magbisita si Kim Chu sa Jensen, sa General Santos po. Pero sa mga sabi naman ng mga ibang netizen ay malabo na yung makapagbisita doon kasi may Paolo Avellino at sa mga netizen. Kaya nga po iniingi po yung comment ni Paolo Avellino sa mga naririnig sa ngayon na yung about sa fans, bagong movie at confirmation na lang natin sa inyo kailangan. Pero hindi pa sa ngayon siguro na at yan na magsabi si Paolo at hintayin na lang natin kung kailan. Maraming pero may pahapyo si Paolo na sabi niya na gusto ko lamang din po pasalamatan ating Panginoon. Kung nasaktan ka na noon dahil sana naman bigyan niya po tayo ng wisdom na maging bukas yung mata mo para sa at maramdaman mo kung sino yung sumusuporta sa iyo sa ngayon. Parang ganun. Ibig sabihin nun ay parang okay, nagwa-warning okay, siya na hindi mo natatanggap hindi mo natanggapin yung sa project na yan kasi baka ulitin pa sa akin legit na source mo at sinusuportahan kita kung sila Kim Pao sa lahat ng bagay at para sa iyo din yan. Parang si ganun Paolo Avellino ay diig pa daw nila ang Paolo Avellino mag-asawa kasi pero sa mga ibang netizen kasi po si Kim Chu daw ay ang iniisip ko si nila parang kumbaga yung kanya pag malaking project kasi yung isang show parang gawin nilang si malaking Paolo pera kasi yung isang project ba? Parang igagrap mo yan kasi pera yan, karir yan. Kasali naman po pero si hindi Paolo man nila inisip yung isang iyong na kung saan po pakiramdam or yung kasi pakinabang ng ibang tao. Parang kumbaga ginagamit lang. Ginagamit na lang niya. Kaya para sa akin kasi si Yan at Gerald na ay parang ginagamit na kasi si Kim Chu dahil nga po pabagsak na yung kanilang karir. Ayon po sa aking mga content na nag-comment po na tungkol sa karir ng dalawang to ay talagang sa dahil po sa kasikatan ni Kim Chu at dahil na din po sa pabagsak na karir ni si Yan Lim at saka si Gerald ay dumidikit sila kay Kim Chu sa ngayon at gusto din nila na iwanan ni Paolo Avellino netizen si Kim Chu dahil nga po sabi nila wala daw kaalam-alam si Paolo sa pag-aarte. Hindi nila alam na sobrang pait ni Paolo sa pag-aarte. Talagang sadya lang na talagang sa dami ng mga tao sa mahihiyain si Paolo at hindi nila alam yun dahil hindi pa nila nakasama si Paolo. May parang kumbaga may pag-training doon na kung saan po yung limit lang ang tao at dahil nga po mahihiyain si Paolo Avellino kaya ang ginawa na lang po sa kanya para makapag-perform siya ng maayos at makapag-rehearsal din siya ng maayos. Sinamahan po siya ni Kim Dun para po masuportahan ni Kim kahit naman papaano po pagdalo na sa ating May Kapan sa suporta niya at sa mga guide niya po. Maraming salamat po. Isang malaking tulong na po yan sa aking content. Okay, umpisahan na po natin ang ating update for today about sa Kat Den. Kagabi po ay, ayon sa aking source, kagabi po ay nag-flight na si Catherine Bernardo papunta sa Canada. Yan po ay yung flight niya nung bago magbagyo kasi. Tapos, magpa-flight sana siya. Kaso nga lang, dumating yung bagyo at alam naman natin lahat na kung may bagyo at ikaw ay nataon dun, lahat na mga flights ay canceled. At nire-reschedule po yan in another day or depende sa sitwasyon ng weather po. Yan po kaya po na hindi pa nakarating si Catherine Bernardo dun sa Canada dahil po sobrang baha sa Maynila
At alam naman natin na sa buong Metro Manila po ay baha talaga dahil may bagyo. Kaya itong si Catherine Bernardo ay na-delay sa kanyang flight. At dahil dito, natagalan po yung shooting nila sa Canada. Nandun na po si Alden Richard na naghihintay sa kanya. Habang naghihintay si Alden Richard sa kanya, may mga showbiz po na nakakapagsabi po na namimiss na daw niya si Catherine. Si Alden po ay namimiss niya na si Catherine. At alam naman natin lahat kung saan patutunguhan ang kanilang relasyon. Ibig sabihin po niyan kung saan po natin, kung alam naman natin, ay ang ibig sabihin lang po niyan ay may namamagitan na talaga sa kanila. Pero, ang hirap kasi na aminin sa publiko. Kasi simula nung naging sila, Daniel Padilla at Catherine Bernardo, lahat po yan naging publiko, mapatambalan, maparelasyon, lahat naging publiko sa kanila. Kaya lahat ng mga away nila, mga maliban lang sa mga away na talagang hindi na nila pinapubliko ba, kasi siguro kakaya naman yun siguro sa kanila o so ano ba yun, nung dapat pwedeng itawag dun ba, ay lahat yun, may transparency at sa publiko. Kaya itong si Alden Richard po, ayaw niya po maging publiko ang lahat. Limbawa, na-miss niya si Catherine at alam naman natin na palagi niyang ka-text si Catherine. Kine-text po niya ng public lang. Hindi po niya sinasabi sa mga... Tine-text po pala niya ng private. Hindi po niya sinasabi sa mga public na ganito, ganyan. Kasi alam naman natin na si Alden po ay isa siyang sekreto na tao. Di ba po ba? Alam naman natin lahat na si Alden po ay tahimik din. Tapos ayaw din niya yung mga pinapublic lahat ng kanyang relasyon o ang kanyang mga ginagawa dahil pribado ang kanyang gusto. Isipin na lang po natin pag umamin naman si Alden sa lagay na yun. At si Daniel naman po ay nandun pa rin yung sakit kay Daniel Padilla. Kasi alam naman natin na yung 12 years na naging sila ni Catherine Bernardo, mahirap din kasi mag-move on sa 12 years eh. Kung isang buwan lang, okay lang sana. Kaso 12 years po yun eh, kaya sobrang hirap. Lalahanin po natin na ang 12 years na yun ay ilang pagsubok ang nangyari at anong kasing challenges po ang nangyari. At yun po ay sinubaybayan natin lahat dahil po sila ay love team at tinawag po silang Katniel noon. Pero sa ngayon po, parang talagang wala na sigurong pag-asa tong si Daniel kay Catherine. Dadako po na naman tayo sa ibang topic. Punta po tayo kay Carla, yung nanay ni Daniel. Ang nanay po ni Daniel ay si Carla Estrada. Siya po yung namamagitan kila Catherine at Daniel noon. At simula nung nagkaroon ng usapan na breakup, ang mga issue-issue po ay siya po yung nag-aayos. Pero sa ngayon po na break up nila at yung matagal na talaga, hindi natin nahagilap si Carla Estrada na mami ni Daniel. Dahil ang sabi po niya sa interview ay kapag lumapit daw si Daniel sa kanya at sabihin kung ano yung mga, magtanong ba kung ano yung mga the best na advice. Yun po yung sa kanya kasi matanda na daw si Daniel at alam niya na daw ang kanyang ginagawa. Kaya itong po si Daniel na to ay hindi siya kayang pagsabihan na sa ngayon kasi alam naman natin lahat na kung ano yung ginawa ni Daniel kay Catherine. Kahit mag-effort pa si Daniel, pero ang sagot ng mga netizen sa kanya po ay puro tambalang cut din na sa ngayon. Alam naman natin lahat na pumutok ang cut din simula nung nag-break up sila ni Daniel. At alam din natin lahat na mas gusto ang mga netizen, supporters, mga fans
at mga content creator ang cut din ni iba vlog kumpara po sa cut niya noon. Kaya ngayon po, laking pasasalamat natin kay Alden kasi binigay niya po kay Catherine yung tinatawag na happiness kasi siya na din po yung Mr. Right ni Catherine sa ngayon. Ayon na naman sa source natin po na legit, spotted po sila Catherine at Alden sa airport. Nung spotted po sila ay kumaway pa si Catherine at doon mo nakikita kung gaano siya kabait na bata o dalaga na sa ngayon. Gaano siya makikipagtungo sa mga fans. At hindi lang po yan si Catherine, kasali na din po si Alden Richard kung paano po siya makitungo sa mga fans niya. Isipin mo ha, yung bago pa lang silang mag-love team tapos diig pa ang Katniel na sobrang dami ng mga fans nila, di ba? Sobrang bait kasi nila at wala kang masabi sa akin. Kaya itong si Alden Richard, palaging nakasubaybay kay Catherine. Hindi lang po yan. Palagi din nakasuporta at lahat po ng ginagawa ni Catherine ay nandun pa rin si Alden Richard kahit saan po. Kitang-kita natin yung suporta nila sa isa't isa at sobrang bait din nila sa isa't isa. Kaya nga po sa ngayong taon na to, maraming blessings ang dumaan sa kanilang dalawa. At di lang po blessings, mga award din po. Kasama na po yung mga award nila na sobrang dami. At mga projects po, mga endorsement po. Yan po yung patunay talaga na sobrang bait. Pag mabait ka kasi, lahat yan ibibigay ni Panginoon para sa'yo. Lahat po yan ibibigay niya. Walang halong kahirapan, kundi kaganahan at kasiyahan po. Kaya lahat ng mga yan po ay naiintindihan natin kung bakit patuloy na umuusad ang Kat din sa ngayon. Dahil po sa tindi ng trauma ni Catherine sa kanyang 12 years na naging karelasyon si Daniel. Puro po siya bantay sarado kay Daniel at napakaseloso ni Daniel noon. Kumbaga po wala po siyang freedom noon. Samantala sa ngayon na single na po siya at may something na sa kanila ni Alden Richard. Dito mo nakikita kung gaano kasaya si Catherine ngayon. Dito mo rin nakikita na may freedom na rin si Catherine sa ngayon. Lalong-lalo na sa mga event, mga pananamit niya. At sa lahat po na nakikitaan mo siya, mga spotted siya sa mga area na yun. Tignan mo, yung gusto niyang damit, yun din po yung kanyang ginagamit sa ngayon. Hindi kagaya noon na kontrolado lahat ni Daniel. Kaya habang maaga po tayong mga Catherine fans, suportahan po natin ang kambalang ng Catherine. Huwag po tayong maging negatibo kasi mahirap po ang magiging negatibo sa kapwang tao. Kaya nga po sila binansakan na Catherine kasi sobrang bait. At lahat po sila yun, inspirasyon ng ating mga lola, lolo, at hindi lang po lola, lolo, pati na rin po tayo, mga netizen. Hanggang dito na lang po at please subscribe, comment, free mag-comment po. Kung ano po yung gusto nyo i-comment, free lang po dyan. Share nyo din po at like nyo din po. Hanggang dito na lang po ang aking update.